Okay, so everyone, may sekreto tayo. Aalis kami ngayon ng mama ko. Ang hindi niya alam, planchado na lahat ng trip. Ang sabi ko sa kanya, pumunta kami doon, bahala na. Wala akong binook na kung ano-ano ticket lang. Na-stress-stress siya for ilang months siguro. Nasa bingit na siya ng pag-iisip kung sasama siya or hindi. Regalo ko ito sa kanya, sa kanyang birthday. Tanama ang passport mo. Makaka-uwi ka na sa pamilya mo. Ingat ka papuntang Pilipinas. Isa na namang tapo Pilipino ang nabigyan na pagkakataon na umuwi ng bansang Pilipinas. Paalam. Okay, so nandito na kami ngayon sa boarding gate. Wala ka na namang buhok. Napakita natin. So, ayan po ang patunay, may buhok po ang nanay. Kasama ko dito, tila nasa bahay lang. Dito na kami sa Vietnam. Kanina sa Manila, may munti ka nang maiwana. Dahil nag-CR siya, kahit boarding na. Andito na kami ngayon sa lupain ng mga Vietnam rooms. Tagal nung pila namin sa immigration. Tapos na kami makipaglaban sa loob ng airport. Nag-aantay na lang kami ng grab namin ngayon. Thankfully, may grab sila dito. Namumblema na po ang aking ina dahil wala daw kaming tutulugan ngayon. Parang okay naman yung kalsada nila dito. Malinis naman. Ito na ata, ma. 5-1 dyan. Ang hirap naman dito magbasa. Ang haba ng plate number nila. Good morning everyone. Time check, it's 5:15 PM. Ay, PM, AM, ano-ano ba ako? Gising na ako para sa inyo. Gising na ako para sa araw na ito. Ayan, tapos na po ako maligo. Ang tubig nila dito na palamig. Hindi lang parang nasa Iceland kami. Ayan, pakita ko sa inyo ang aking kadamitan. O, diba? Ayan, para akong a-attend ng PTA. Nakakalungkot na balita. Wala na namang pong kanin sa bansang ito. Pwede bang gawin kanin yung saging? Pwede lang. Hindi na naman pamilyar sa bibig yung mga pagkain dito. Tubig na nga lang. Hindi ko alam paano ko kakainin itong malaking to. Parang pwede na siyang pansampal ng mga tao. Mas mahaba pa siya sa mukha ko. Hinan mo. So ayan, nasa bus na po kami. Nakuha na namin yung ticket. Napapalibutan tayo ng mga kalaban. I'm really fired up, you guys. How are you? Hirap ang pagsabayan sa mga tao dito, nag-i-Englishan sila. Kausapin mo na lang yung mga tao sa baba. Kumusta kayo? Ang init ng araw, pakitanggal yung araw nito. Ayan, papunta kami sa lugar na hindi namin alam kung saan papunta. Sumama lang kami. Ayoko, wakas. Bakit ako nagpunta dito sa mga bubuyog? Parang nakain ko pa yung buto. Lasim! Kinakausap niya kami. Nahihirapan kami dito. Ang galing, ganito pala siya. Yan, naintindihan ko siya. Thank you! Ano, libre ba to? Hindi muna ako kakain. Baka mamaya to may bayan. Tipid-tipid kami dahil kailangan makauwi ng Manila. Ibang kanan ang kanan. Row your boat gently down the stream. Romeo. Ay, parang mali ata. Ay, natamaan ako. Parang nakagatan pa to. Hindi siya masarap. Ay, nandidiri ako sa kinain ko. Hindi siya masarap.
Actually, he will show you. Uupo na talaga ako. Napapagod na ako. Kanina pa ako nakatayo at palakad-lakad. Nananawagan po kami kay Papa. Pakipasok na po yung pera sa ATM. Punta na naman kami sa lugar na hindi ko alam kung saan kami papunta. Parang papunta na naman kami dito ng Nasugbu, Batangas. Ayan na yung mga kasama namin. Ay, may motor. Kami nag-uusap kasi ang hirap makipag-uusap sa kanila. Alam nyo na, magdudugo ang mga ilong namin. Hindi ko maintindihan yung sulat. Hindi ko alam kung saan ba talaga kayo papunta. Paano kung mamaya maihain ka na lang doon? Ay, wala na tayong magawa. Ibibigay mo na lang ang sarili mo. So, pamigay ka pala. Init talaga nung araw sa likod. Pakitanggal yung araw sa likod. Ma, dali abutin mo yung araw. Uy, ikaw yan. Wala kang be. Going to the Turtle Island. Turtle Island siya, pero wala namang ka-turtle turtle. Ayan yung pagkain namin ngayon. Pansit canton. Yung bibig ko, naglalaway na sa kanin. Naglabas na po ako ng sama ng loob doon sa CR. So, kumusta ka naman? Na ano na naramdaman mo ngayon? Pagod na rin. Di, uwi na tayo ng Manila. Yung buho ko, nagreklamo na siya. Gusto na rin niya matulog. Kita ko na si Buda. Buda, ligayang-ligaya ka dyan. Ito si Buda. Kahit naiinitan siya, nakangiti pa din. Ang init ngayon dito sa lugar ni Buda. Ayan, meron dito. Buti pa itong isang Budang tutulog lang. Ay, nakonsap ng buhay ni Buda. So, ayan, tapos na kami dito sa Buda-Buda. At ngayon, ay babalik na kami sa bus. Pag-picture na rin kami at babalik kami sa bus. Paulit-ulit ako. Hindi ko malaman bakit ako parang nilalaglag. Ayan, para naman ako kukunin ni Mark. Ayan, wow, talaga naman turistang-turista talaga siya. Enjoy ka ba, mother, sa day 1 natin? Enjoy, kahit pa paano. Bakit hindi ka masaya sa day 1? Masaya naman ako, pero ang lagi kong iniisip, kasya pa ba? Kasya, pero hindi kinaya. Mga kaibigan, nasa hotel na po tayo ngayon. Tutulugan namin tonight. Okay, walang view. Wala kami pera pero nag-hotel kami. Hanggang ngayon, hindi pa rin alam ni Mama na lahat ng nangyayari na to ay book na. Kaya namumblema siya kasi para daw namin babayaran si Mama. Okay, dahil sa mga takot kami kumain sa mga lugar na hindi pamilyar sa bibig, nag-Jollibee kami. Sa Jollibee, mapakita kami sa Jollibee. Nandito na naman kami sa ATM at umaasang may pera ang card niya. Anong kinakain ka na naman? Okay, so ngayon, napapahamak ako dahil sa inyo. Yung mga tao dito sa Vietnam, mga mukhang Pilipino. Hindi mo malaman kung nagpapanggap silang Vietnamese o Pilipino sila na ayaw lang magpakita. Parang walang sense yung sila. Hello! Tayo ngayon ay day 2 na. Nandito namin sa Japan. Ay, Japan! Quick fact lang, dito sa Vietnam ay delayed ng isang oras from the Philippines. So, kung humihinga ka ngayon, medyo delayed lang ako ng onte. Kinakausap niya ako. Naubusan ako kanina, hindi ako nakapag-video. Parang galit siya sa amin na di kami bumibili. Ate, kabuko ka naman. Mami, umalis ka ng konti dyan. Baka mamaya maakalain nila buko ka. Kapyasin nila yung ulo. Ate, magkano dalandan mo? Mga palengke pala nila dito. Lumulutang. Nakabangka sila. Nakabangka din kami. Nagbangkaan lang kami. Pag nakasabit daw dyan, sabihin yung binibenta nila. Bow melon yung binibenta nila. So kapag tao na yung nakasabit dyan, alam na natin kung ano yung binibenta. Oh, isa pa to. Sinasabitan na naman niya. Hindi ko alam kung minumura niya na ba kami na di kami bumibili. Ayan siya yung mga clothing market na yan. Bulutang sila sa dagat. Ay, di pala sa dagat. River pala.
kami ngayon sa parang village nila. At hindi ko malaman anong gagawin dito, pero kuno. Kinakain nila yung mga palaka at mga ahas dito. Yung mga ahas nakakain daw pala dito, kadiri. Bakit kinakain nila yung mga ahas? Okay, so nag-aantay na lang kami na sumakay yung mga kalaban. I-enjoy pa sila magbisikleta-bisikleta. Kami na walang pera, hindi na kami nagbisikleta. Magpapawis pa kami para lang magbisikleta. Meron naman sa Pilipinas. So, eto na kami, mag-aaral kami kung paano gumawa ng noodles, rice noodles. So, humanda na kayo, lucky me, kakalabanin namin kayo. Parang pansit bihon lang naman yun sa atin. Bakit ka pa bang binidyohan? Hindi ko naman siya gagawin sa bahay. Tignan niyo yung mga coconut nila dito. Ganyan siya, diba? Pag in-open mo, tada! Kamukha mo. Sabi ni Mama, di pa daw ba kami babalik sa Hunchimi? Hunchimi! Andito na naman siya. Nakausap na naman niya kami. Okay, so nandito na kami ngayon. Merong alay lakad na nagaganap. So papunta kami ngayon ng, saan tayo ma? Forest daw. Sa English, excuse me, excuse me. Siyempre, after sumakay, maglalakad na naman kami. Alay lakad to eh. Ang hirap maghalap buhay. Picture mo dun. Ano, matingnan mo daw doon. Marunong ka talaga. Oh, bagay ka pala dito. Ay, dito ka na lang, kaya iwanan na lang kita. Ikaw na yung pambaya dito. Hindi ka naman tumutulong. Akala mo na luluto ka lang dyan ng sopas. And nandito na tayo ngayon sa room namin for tonight. Nakakaluwag-luwag kami, kaya naka-afford kami ng ganito. Dahil pagod na kami, hindi ko na masyado muna magtutour. Magbibihis muna kami. Mahiya naman tayo sa mga taong makakaamoy. Siyempre, nagtitipid-tipid kami. Jollibee pa din. Yan! Hello! Day 3! And today, tayo ay pupunta na ng Phnom Penh, land of Phnom Penh, this happened. Alis na naman kami at wala kami katubig-tubig. Mag-work na lang kayo mamaya. Aso na kami na lumalabas yung bulo. Tama na, tigilan na natin pa ulit. Kung naamoy nyo lang yung amoy dito, kapunta na siya. Hindi ko malaman kung anong klaseng amoy ito. Grabe yung amoy niya kung mapasok sa kaluluwa. So, para kami nasa binggit ngayon. Sana nagbinggit na lang kami. Ayan daw yung height ng tubig dati dito sa lugar na ito. Nag-cherry first siguro dati yung tubig. Ang taas niya eh. Nakakatakot dito para ako mahuhulog anytime. Yung mga kalaban iniwan na namin dahil hindi na namin kaya yung powers nila. Salamat. Thank you. I'm going to Cambodia, where the Bodhia is a body. Sumakay na kami ng speedboat papuntang Cambodia. Mother, say hi. Say hi to the camera! Hi. So, ayan na po tayo. Nandito na po kami ngayon at alam niyo mga kaibigan, magkikwento ako sa inyo. May nangyari kababalaghan kanina. Ang sabi ng tuk-tuk driver, 16.
pagdating namin sa destination, naging 60. Nalitan niya yung 1 ng 0. Titig-titig kami ngayon dahil nagoyo kami. Peste talaga. Visit kami dun sa lalaki. Ikaw nagpakita sa amin tuktok. Tutuktukan ka namin. Sa wakas, may kanin na. Sarap ng kain namin. Pero deep inside, wala na kaming pera. Masarap. Mamaya na kayo, abala kayo. Private tour kami at ang dami na naman kasamang bata para kami nasa Enchanted Kingdom. Kaming dalawa lang ngayon ang nasa tour dahil mayaman kami. Mga bata galing sa Concepcion Elementary School. Ay hindi, parang mga taga-mayamot. So ayan, nandito kami ngayon sa parang palasyo daw ng dati nilang presidente. Wala siya dito kasi dati pa siya. Buti pa dito nagpapapasok ng mga normal na tao sa palasyo ng Pilipinas. Wala! So ayan yung original photo talaga ng gumawa ng bansang Vietnam. Ay hindi pala siya Vietnam, Vietnam Leng. Magpa-flag ceremony pa ang mga bata. Dito kami sa taas ngayon. Kita ko na yung Marikina doon, no? Parang kwarto lang namin sa bahay ito, ah. Okay, so iniwan kami ng tour guide namin. Ang ay naiintindihan to, eh hindi kami marunong magbasa ng mga Vietnamese. Tingnan mo, Pyeongchang Chang Mekong Chang Vi. Okay, tao pala si Ho Chi Minh. Kala ko lugar lang siya. Tao siya nung una na naging lugar. Ayan siya. Siya yung batang nakikita nyo sa Intramuros na hihingi ng 5 piso. Kapag binigyan mo ng piso, ibabato sa'yo dahil gusto niya ang 5 piso. Para ako dito may gelatin. Buti na lang walang mga kalaban dito, puro tiyang-tiyang may lang, hindi ka kakausapin ng sobra. Yung mga kalaban kasi kinakausap ka bigla eh. Grabe pala yung nangyari ng Vietnam War talaga. Buti na lang wala pa ako noon. Kaya kayo mga kabataan dyan, magdiwang kayo dahil walang war ngayon. Kung magkakaroon man ng war, Twitter war lang. Nakakatakot yung lugar na to. Parang anytime babarili nila ako dito. Okay, so nandito kami ngayon sa mga paliparan nila. Hindi ko alam kung anong tawag dito. May Wikipedia, pakisearch. Dito yung mga lumang gamit nila pang war. So, ang lalaki nila. Wala lang, yun lang yung nasasabi ko. War zone, war lock. Okay, so andito kami ngayon sa Divisoria para bumili ng mga props para sa project namin sa Hekasi or TLE. Nakakatakot mag-vlog dito, baka mamaya may humablot tapos bigla maging Vietnamese na yung camera ko. So alam, ba't kami nagpunta ng Vietnam para bumisita sa baklaran. Hindi halatang hindi uso ang motor sa kanila. Lahat talaga na makikita mo, bawat sulok ng Vietnam may motor. Bakit hindi na lang nila tinawag itong the land of motorcycles? Itong si Ho Chi Minh talaga na ito. Sikat siya dito sa bansang to. Lagi siyang may picture. Nandito kami ngayon sa Notre-Dame Palace. Nandito siguro si Madam Makiwali. Yung dalawang yan, hindi naman nila tour guide yung kinuha. Grabe yung traffic nila dito, tignan nyo. Diba, para tayo nasa baklaran, kaya Quiapo, nabibili na kung ano-anong gulay. Ito, beating the red light ka, kuya. Picture si ate. Hello ate, laban. Kapal ng mukha ko para umupo sa pinakagitna ng opera house na to. So sa lahat ng picture nila, kasama ako. So tag nyo na lang ako. So syempre, takot kami kumain sa mga di kilalang restaurant. Walaan nyo sa kami kakain, McDonald's. Tapos tatawid kami dito sa hindi namin alam kung tamang tawiran. Matakbo! Ayan na! Diba, nagpunta kami ng Vietnam para mag-makdo! Sky deck with my mom! Aakit ka ng sky! Ano naman to? Pupunta ka sa sky at ihuhulog ka. Ah, yeah! Dito tayo! Ihuhulog na kita! Magbabayad ka mamaya! Huh?
Actually, oh, tingin ka silip ka dyan. Huwag mong silipan yung mga naliligo. Ako naman, ma. Ako naman. Masyado ka na nag-enjoy dyan. Facebook na to ay abot hanggang Manila. Oo. Oh. Pinaglama ba? Oo. Yan ang countdown para bumagsak ang building na to. Ito ang mapa ng Vietnam. Andito tayo ngayon. Hindi siya nasa-zoom in. Ah, Apip, pindutin mo yung eye. Yan, para malaman mo. Hindi mo man maintindihan yung nakasulat na pinatay ng Pilipinas. Yan, so nag-e-enjoy po ang nanay ko masyado dito sa sky deck na to. Papakita ko sa inyo anong makikita nyo dito. Nakikita nyo kaya? Hindi ko alam kung ano nakikita nyo. Nakikita nyo ba yan? Ayan, ganyan. Hindi ata nyo nakikita. Ahira, pumunta na lang kayo dito. Ayan, check out. Say hi! Punta na kami airport at nag-grab. Convenient talaga ang grab, di ba ma? Yes! Let's find the information for the payment of our trip. So, hindi pa kami nagbabayad ng trip namin for the entire trip. Ay, ano daw, kahanap na kami ngayon ni Mommy na babayaran namin na for the tour. Are you ready for the payment? No. Okay, wala siyang sagot. Okay, so hindi siya ready. Feeling ko mawala na tayong babayaran. Pero huwag ka magbayad, magbayad kayo. Gagalit na po siya sa akin. Hindi niya alam na binayaran ko na sa Pilipinas pa lang. Ano na kayo film, manabayad na lahat yun? Kung alam ko lang, nagbusog na ako. Tinipititin mo ako. Bayad na lahat yun, ma. Ang mahal lang ginastos ko ngayon, ma. Ay, wala akong pag- Ma, bayaran mo yung part mo naman. Ay, hindi po yan. Dali na, mabayaran mo na, ma. Sige, dalawang buwan ako magbabayad sa postpaid mo. Wow, malaki tulong ng 2,000. Gusto mo ipatape kita dyan? So, ayan na. Ito na talaga. I'm going home. I'm so tired, everyone. Para ma-edit ko siya ng maaga. Hindi na naman ako nagpo-popo. So, bye!